third wheel pala tayo. Ayo, ito kasama namin pala. Ayan. Si Josen. Kilala niyo ba si Josen? Si Abby, di kilala. Sorry na. Sabi niya, ayan. Kasama namin si ayan. Ayan. So ayun guys, papunta na kami ngayon sa ring lang. Magde-date kami ni Abby ngayon sa concert, Acer. Excited na ako guys kasi makikita ko dun yung favorite artist ko. Ayan, Sarah G. Kanino ba siya nag-work doon? Kaibigan na, no? Isa siyang logistics person. Oh, wow! Yes. Pagka nagsasalita ako, iyaharap mo sa akin. Kasi minsan vlog ko yan. Naganda! Kasi sabi ko parang, ang ganda ko dito, B. Sino ko? Si Abby G? Yes! Abby G. Ano, the magiging singer Abby scene. H na ako soon. Oo nga pala, no? Gagi, next time maaasa rin na nila ako pag nalungkot ako. Sabihin nila, Abigail Hermo Sadness. Josin, dito ka naman. Grabe ka naman. Pag kay Mentos yung vlog, ang active mo ah. May moment ako, pre. Pre, so, pre. Naulan. Oo nga naman, no? Ano yung soundtrack mo ngayon dyan? Kanta. Hi mga brodies! Bago magpatuloy ang vlog na ito, ay may gusto akong i-share sa inyo. Ang Wondershare Unique Converter 14. Ang pinakamadali at pinakamabilis na software para sa mga beginner na katulad ko. Friendly user siya mga brodies. Pag sinabi kong friendly user, ay makakapag-chill ka talaga habang nag-e-edit. Kung ikaw ay editor na may deadline ngayon, ay pwede mo nang gamitin ang Wondershare Unique Converter 14. Dahil dito, mapapabilis ang trabaho mo. Ganito lang siya mga brodies. Dahil ang Wondershare Unique Converter 14 ay merong feature na editor. Dahil pwede ka mag-edit sa Unique Converter 14. Click editor, drag, trim, cut, and delete. Ganun lang kasimple. At pag gusto mo na siyang i-render, pwede mo siyang i-convert habang nag-render ang video mo. Kung gusto mo namang mag-upload ka agad sa Instagram, TikTok, any kind of social media platforms, ay pwede kang mag-cut dito ng mabilis. At pwede mong i-crop ang video mo gamit ang Wondershare Unique Converter 14. Ang pinakagusto ko sa Wondershare Unique Converter 14 ay napakadali makita ang mga icons. Sobrang dali lang dito mag-crop. Click editor ulit, pili ng crop, pwedeng i-rotate to clockwise or counterclockwise. At flip to horizontal or vertical. At kung ikaw naman ay nag-iingat sa mga re-uploader sa mga Facebook, YouTube, or whatever, ay pwede kang mag-add ng watermark dito. Pwede kang mag-add dito ng pictures na logo mo or mag-create ng sarili mong watermark sa text dito. Napakadali lang, di ba? Pwede ka din mag-add ng effects dito. Click editor and click effects. Dito sa feature na ito ay pwede kang mag-color grade ng mabilisan. Kung ikaw ay may ipapasa na mamaya at may deadline ka na, pwede mo mong i-click ang auto enhance. At saka mo i-adjust ang brightness, saturation, depende sa iyong video. Pwede ka rin naman mag-add ng filters sa iyong video gamit ang software na ito. Pwede ka rin mag-speed ramp gamit ang Uniconverter. Pwede ka mag-add ng subtitle ng napakabilis. Dahil meron silang auto-track subtitle. You can choose your language sa iyong video at voila! Tapos na. Pwede ka na mag-chill. Siyempre, mawawala ba ang pag-e-edit ng audio? Siyempre, meron. Pwede ka mag-edit ng audio mo dito at mag-adjust lang ng nababagay sa iyong video. No, see? Tapos na. Pwede ka na magkape. Pwede ka na mag-isip ng bago mong content na i-upload sa iyong YouTube channel or whatever. Kaya i-download na ang Wondershare Unique Converter 14 para mapabilis ang iyong pag-e-edit. Marami pang features ang Wondershare Unique Converter 14. Kung gusto mong malaman ang ibang features nito, i-click na ang link sa baba ng description box at i-download na ang Wondershare Unique Converter 14. Back to the vlog! Nakakahiya sa mag-e-edit ni Toby. Masaya naman talaga kami. Saya. Kunyan. Thank you. Thank you. Sobrang haba ng pila. Ito yung pila. Yan yung pila hanggang doon sa loob. Puto po, meron pa dito. Saan ang pinaka-last? Hindi ko alam. So, nakapila namin nila Josen guys. Kaya sobrang dami din ito. Nandito ka nga pala yung SB19 sila Jos. So, grabe lakas ng Acer no. Binablog ko to ha, Acer ha. Baka na. Hala, vloggers sila. Para sila yung kasakit ako Team Payaman. Hala, sila yung Team Payaman. Sino papanoorin nyo dyan? Siyempre, SB19. SB19. Kukul nyo naman ma'am. Anak ko po si Mom po, daughter ko na po. Ah. Oo nga ma'am, mukha kayong magkapatid. Joke lang. Nakakainis ka naman. Joke lang ma'am. Mukha naman magpapicture. Mukha naman ma'am. Narinig ko sa kanila. Abby po. Abigail. I-research ko kasi. Tapos kayo po sir. Kevin. So ayun, nagpapicture sa atin si ma'am pero dito tayo kilala, no?
kilala ko kayo. Asan? Kilala. Ginulo ko yata po yung vlog niya. Hindi, ma'am. Okay lang yun. Grabe yung SB19. Hindi pa nila nakikita sa screen pa lang. Kaya na yung mga tao. So natapos na nga ang concert at ang date namin ni Ad. Ay, mali pala. Ito pala si Abby. Pinaka ano talaga, nagdala ng energy. Parokyan Edgar, eh, no? Pucha, napakagod ako sa kanila. Makakatugtog din yung libre doon. Tapos ganun din ka-hype. Pag kinakanta nila yung unreleased songs no? Nyo. Oo, oh, sarap nun, no? Sarap nun, pre. Sana sina. May lakad kami ni Dodo. Pre, huwag ka na magalit. Magalit ka na naman. Tingin mo lahat kuwak, lahat kakanta doon. Oo, oh, gago. Doon pupuntahan natin, music festival of the Philippines. Lahat doon nagsishred. Bobo ka talaga. Tanga ka pala eh. Kaya tayo may gitara, pre. Kasi magka-camping tayo, pre. Di ba dapat pag-camping peaceful lang alam mo? Unwind na eh, dapat walang... Gago, camping yun, hindi ASMR ha? Gusto mo yung peaceful, yung hindi ka makakaraning nangingay. Tanggalin ko yung tenga mo. Yan po yung suot ko. Ito yung suot ni Mentos. Ito yung suot ni Bay. Utang na Bay, ano ba yan? Camping nga pre. Oh, camping nga. Camping hindi ibig sabihin na magka-camping lang tayo. Hindi ka na maliligo. Camping. Pre, binabago mo kasi yung meta. Ano meta? Tangina meta, walang ligo. Butang ito. Nabasigin yung pre, may magsasabi sa'yo. Kuya, magkano pa bulganize? Yun, ito. Yan, cementos yan. Parangyaki pa lang po kami. Isang oras na tayo sa parangyaki. Isang oras na tayo sa parangyaki pre. Dahil kay mentos pre. Paano tayo matatapos yung mentos? Pre, sinabi ni Bay kanina pre, nasa parangyaki pa lang daw tayo, tapos nag-stopover ka na daw pre. Eh, ba't mo naman ako nilalaglag? Hindi ako nagsabi yun. Nilalapitan ng tubig. Ayan, oh, tangin. Pakino lang gigig. Pre, hindi ako nagsabi pero totoo. Pero tama ba yun? Mag-stopover ka na sa parangyaki tayo, nasa parangyaki. Oo. So yun guys, no? Hindi ko kinaya yung challenge ni Dudut dahil hindi ko alam, talagang hindi siya, talagang ewan ko, basta abangan niya na lang sa vlog niya. Pero good morning, at ako ay kailangan ng gumora dahil may naghihintay na sa akin doon, at kung saan ako pupunta, dito ako pupunta. Sarap. So nagpo-food tasting po kami ni Abby dito sa Bilyardin. Usually, yung mga nagpapa-food tasting is yung mag-partner lang. Pero kami, dinala namin yung buong pamilya. Ayun o, may isa pa. The family eats together, tastes together. Grabe to si Kevin, nagtatanong pa kung meron daw bumili. Diba no, parang kahit saan tayo pumunta, lagi naghahanap ng CR. Ay, bay tae. Tae, walang bidet. Walang bidet? Ang tagal mo hinahanap ka namin lahat. Isang oras ako naghanap ng CR, putya. Dito lang pala matatagpuan sa biking. Ngayon mga brodies, ay magkakaroon na ng music video ang Sana na kanta ng banda kong libre. At ngayon ay mag-ocular tayo at magsa-sightseeing tayo ng location para sa music video. Let's go! So yun o, kasama natin si Direk Shalom Atienza. Yan, at walang bayad yan. Kung gusto niyong kumuha ng video service and photo service, ayan, pwede si Direk Shalom sa lahat. Meron niyang studio na pwedeng arkilahin sa mga kung ano-anong gusto niyong gawin. Huwag lang kayong mag-jajabol doon. Wala namang casting couch dyan, pre. May couch. May couch, pero walang casting. Yun lang, mga photography video services, mga mini commercials, okay. Sobrang mura dun sa studio niya kapag umarkila kayo dun. Parang budget meal siya and sobrang ganda. At ito yun. Yan, sobrang ganda, di ba? Oh, ang ina nyo pala eh.
So nandito pa kami sa Laguna. Ewan ko kung may papayag na resort dito, no? Kung pwede kami mag-shoot. Paalam ko lang, no? Walang budget ang libre. Libre nga eh. Wala kaming pera. Asa kami sa libre. Nandito ngayon tayo sa Villa Esperanza Resort. Diyan, sa Laguna lang to, malapit. Dito sponsor guys ha, basta nyo sponsor to. Tingnan natin. Mayroon pa naman ditong batuta. Ayan o, ready na si Derek. Tapo! Tapo! Sir, okay lang ba? Mag-shoot kami dito sa resort nyo. Walang problema, sir. Walang problema. Wala naman bayad, sir, eh, no? Oo. Free po, free? Oo. Okay guys, may location na tayo. So, it's free. Walang problema. Grabe. Binibigyan talaga tayo ng sobra-sobra. Ang laki na to. Ang kailangan lang natin. Kalahati lang nito, eh, no? Bakit tayo binigyan na sobrang laki? Minsan mapapa-question ka, pero okay na. Thank you, Lord. So, tingnan natin yung mga place na pwedeng pa-shootan namin ni Derek ng, ano, ng mga scene. Since walang budget ang libre, ititry natin na maximize ang ating kung ano yung meron lang sa atin, no? Importante sa mga video shoot at sa art at sa ideas, paano mo ma-maximize ang isang meron ka lang? Yung mga nilalang lang nyo lang, pansinin nyo yun, baka mamaya, yun na pala yung makakapagbigay sa inyo ng something na hinahanap mo para sa sarili mo. Yun. Sino pala artista natin, Derek?